ang sabi ni Amy Marcos, wag namang pagkaisahan si Sara Duterte kasi napakaaga pa daw. Ang eleksyon daw sa presidente ay sa 2028 pa. Wag namang siraan sa ngayong pa lang daw kaaga. At yung mga atat daw na tumakbong presidente, hintayin na lang na 2028 pa. O yun ang mga sinabi ni Amy Marcos. Wag naman daw na binibinay si Sara. Kaya yung mga atat daw tumakbo sa 2028, hintayin muna ang 2028. Na? Kawawa daw si Sara Duterte. Sen, yung other issue lang po, no? Si VP Sara, binabanatan po siya ngayon sa issue ng confidential and intelligence fund. Alam mo, nakakaloka na yung banat kay VP Sara. Ang aga-aga naman nila. Yung mga atat na tumakbo sa 2028, alalahanin 5 taon pa. 5 taon pa, huwag kayo nagmamadali. Grabe naman, nabibinay ang pobreng VP natin. Huwag namang ganun. Palibasa, lead, talagang inupak-upakan na. Ang aga naman. So, malinaw, ang pinapaniga ni Sara Duterte, ni Amy Marcos, ay si Sara. Ang sinasabi ni Amy, pinagkakaisahan si Sara dahil bahagi na ito ng politika. May mga atat na na gustong tumakbo sa 2028 at sinisiraan na kaagad maaga pa si Sara. Parang Binay, kasi si Binay talagang pinagtulong-tulungan yan. Nila Cayetano, ni Trillanes, talagang lahat ng issue kay Binay inilabas hanggang sa nung una malakas si Binay kasi tinalo niya nga si Maruha sa 2010 elections. Dapat siya na yung inaasahan na magiging presidente sa 2016. Pero bago ang 2016 elections, inoperate talaga si Binay sa demolition job. Sila Cayetano, sila Trillanes, talagang na-expose yung mga baho ni Binay. Yung mga korupsyon sa Makati, hindi na nakabawi mula doon si Binay. Ito yung sinasabi ni Amy, na parang ganun din ang ginagawa kay Sara. Dahil daw matlakas na contender ito sa 2028, ito daw ang lead. Kaya maaga pa, dinidemolisyo na. Yun daw mga atat na tumakbo sa 2028, wag naman daw. Ang problema, ang pinapatamaan niya dyan, yung pinsan niyang si Martin Romualdez. Ang sinasabi lang naman na kalaban ni Sara, kahil may away nga sila, si Martin Romualdez. Tinawag pa nga ni Sara si Martin Romualdez na tambaluslos. So ang ibig bang sabihin nito, mas kinakampihan ni Amy ang pinsan niyang si Romualdez. Sa bagay, ito kasing si Amy, tatakbo ito sa 2025 siyempre bilang senador. Magre-re-election ito . Gusto niya mag-top notcher. At para maging top notcher siya, gusto niyang makuha ang boto ng Marcos. Gusto niya rin makuha ang boto ng supporters ni Arroyo. Gusto niya rin makuha ang supporters ng Duterte. Kasi kung Marcos lang ang buboto sa kanya, pwedeng manalo siyang senador, yung mga Marcos supporters. Pero pang siya niyan, pang 10, 11, 12. Pero kung yung supporters ng malalaking politiko tulad ni Marcos Arroyo Duterte ay makukuha ni Amy, pwede siyang pwedeng hindi naman siya mag-top not chair, pero malaki ang chance niyang nasa top 5 siya niyan. Kaya kailangan niyang ligawan ang Duterte. Kailangan niyang ipakita sa Duterte na kahit siya'y Marcos at kahit siya'y may away yung kanyang pinsan na si Martin Romualdez at si Sara, hindi niya kaaway si Sara. Kakampihan niya si Sara. Siyempre, opportunista itong si Amy. Kaya nga, mas close siya kila Duterte. Mas pilit niyang maging close kila Duterte. Sa mga pag-iikot nga, mas kasama niya sila Bato, sila Bongo. Baka nga pag nagtayo ng line-up sa senador, mas dun pasasama si Amy sa line-up ng Duterte at ng Arroyo. Ang problema naman kasi dyan kay Sara, hindi tulad kay Binay. Si Binay, prinoyekto talaga yon na i-demolish. Totoo yon, talagang prinoject yon na pag na-demolish kasi malakas si Binay . Kailangan ilabas yung mga issue sa kanya para humina si Binay. Pero itong kay Sara Duterte, wala ditong demolition job .
Kahit sa tingin ko si Martin Romualdez, hindi naman gumagawa ng demolition job kontra kay Sara. Ha? Ano lang nila yan? Ha? Ano lang yan? Palusot na lang yan ang kampo nila Sara ng mga DDS kasi nga sirang-sira si Sara. Sinisisi nila si Martin Romualdez. Sa tingin ko hindi, wala namang demolition job ang Romualdez sa kanya. Masyado lang talagang naging garapal si Sara, masyadong naging gahaman, kahit yung mga kakampi niya sa unit teams, nahihirapan na rin dipinsahan siya. Kaya kahit sila Martin Romualdez, sila Stella Kimbo, sila yung mga leaders ng kamara na hawak ni Martin Romualdez, nananahimik. Ayaw nilang ipagtanggol si Sara kasi paano may ipagtatanggol? Ang alam mong obvious na napakagarapal na mali. Kaya yan ang ano eh. Yan yung problema ni Sara dyan. Ngayon, sinisisi nila demolition job. Walang demolition job. Ang nagdi-demolish kay Sara, sarili niya. Ha? O ngayon, sinisisi nila si Martin Romualdez, inaaway nila yung mga kongresista sa kamara, ay lalong titindi ang away nila niyan. Lalong titindi ang away nila niyan. Napanood ko yung mga sinabi ni Panelo, ni Roque. Ha? Lalong sila Romualdez sa ginagawa nila ng mga DDS, lalong magagalit. Kasi inaakusin nila si Romualdez. Ako hindi ko pinagtatanggol si Romualdez, ha? Hindi ko pinagtatanggol si Romualdez. Inaakusahan nila si Romualdez, pasimuno daw ng demolition job kay Sara. Inaakusahan nila si Romualdez, nakikipagsabuatan daw sa mga makabayan block para siraan si Sara. Hindi naman totoo yun sa tingin ko eh. Ha? Walang demolition job si Martin Romualdez kay Sara. Si Sara ang nagdi-demolish ng sarili niya. O yan ang totoo. Ngayon, sa ginagawa nila na inaaway nila si Martin Romualdez, lalo nila itong tinitira. Sama-sama na ang mga DDS. Pati si Roque, tinitira na si Romualdez. Ay lalo, pati itong si Aimee, parang pinapatamaan na ang kanyang pinsan. Mas kumakampi na kay Sara. Ay hindi titigil yan si Romualdez. Lalong titigas yan, lalong lalaban yan kay Sara. Adi, lalo silang mag-aaway talaga. Wala na yan. Mahirap na yan maisaayos. Hanggang dumating yung 2028 elections, hating-hati na yung unitives na yan. Ano yan eh? Pero sa totoo lang, ginawa ni Marcos, ano, nirelease yung pondo kay Sara December 13, nag-request si Sara August 2022. Tapos nirelease yung confidential funds December 13. So mayroong ilang days na lang si Sara para ubusin yon. Siguro, alam din nila Marcos na hindi ito mauubos ni Sara. Baka ganun ang iniisip nila. Ano. Ang problema kay Sara, dahil likas na gaaman, inubos yung 125 million in 19 days. Sabi nga ni Bato, naalala niyo yung sabi ni Bato, talaga namang 19 days yan kasi 19 days lang yung allowance para ubusin niya yung pondo eh. Oh, kaya ano ngayon ang nangyari? Inubos ni Sara, talagang gahaman eh. Hindi man lang nagtira. Kasi sa totoo lang, kung honest ka sa paggastos doon, may matitira doon eh. May matitira doon. Totoo, maraming proyekto siya na pwedeng maisip, pero limited na yung time. Kasi nirelease nga yung budget kay Sara December 13 eh. Oh, mayroon pang holiday mula 22 ng December hanggang 31, Pasko na yan eh. O kaya, talagang ano na, limited na yung time. Ang ine-expect doon, kung talagang matuwid si Sara, may matitira doon sa 125 million na confidential funds na yon. Ang problema, talagang gahaman eh. O ngayon, anong nangyari? Bumukol. Ito na yung sinasabing hindi nag-moderate their greed eh. So bumukol. O ngayon, talagang ano, obvious na. O, nakuha ngayon ng Makabayan Block yung mga ebidensya galing sa kuwa. O ngayon, nang nakuha ng Makabayan Block, in-expose nila sa kamera. Anong una, todo deny pa si Sara eh. Sabi niya, hindi totoo yan. Walang ebidensya si Franz Castro. Nung bandang huli, dahil mayroon naman talagang ebidensya galing sa kuwa yung mga records eh,
naamin na inamin na mismo ni Sara na talagang tumanggap siya ng 125 million na confidential funds at natanggap yan December 13. Oh, tapos nung bandang uli lumitaw, 11 days lang ginastos, sabi ni Kimbo. Kahit si Kimbo, hindi niya na kayang idepensa, sabi niya, nagulat ako, hindi pala 19 days, 11 days. yan yung nangyari diyan. Yan yung nangyari diyan. Walang sabwatan ang Makabayan Black at si Romualdez. Hindi rin dinidemolish nila Romualdez si Sara. Pero totoo na hindi na lang nila pinagtatanggol si Sara kasi ang hirap ipagtanggol. Yun ang totoo doon. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.